Hello guys, so ito yung basics ng wellness and fitness vlogging ko, vlog. After 6 days, so I checked my weight, so it's 77 last time, so ngayon ay 76. Hindi siya ganun ka-aggressive yung weight loss after 6 days since hindi naman drastic yung mga activities ko, pero yun, I try to limit my eating, yung consumption. So like for example, today is I intake 7 kinds of food, so yung black coffee, then yung lunch na pupo fish with rice, then muffin bread. This yung mga pinaka-healthy na mga food. Pero, yeah, as I've said yesterday, this week I'll improve. So, for this yung, medyo marami to since Friday. So, balut, penoy, tokneneng. Parang 1, 2, 3 yan. Isang balut, dalawang penoy, tatlong tokneneng. Then, coconut water. So I think goods naman yung coconut water for consumption. And ika-anim is cheese wafer, and yung parang pinakasobrang processed na food na kain ko. And then fishball, yan pala, last ko yung pinakaprocess. Cheese wafer, yun, yung fishball, since sarina lang naman yan. So essentially, ayun, so tapos exercise, nakapag-bike, not too extreme. So I'm planning tomorrow is Saturday, planning on doing more extreme, more strenuous, so more physically demanding na physical activity, like which is biking and some physical work and workout. And ayun, so ayun yung natin, document ko natin yung struggle. Kasi working na maghapon, Monday to Friday. And syempre, office worker tayo. Well, essentially na work from home, pero yung work is office style pa rin. Actually, mas challenging kasi pag sa office may mga lakad-lakad din kahit pa paano, di ba? Paakyat sa elevator, pupunta sa building, basta papunta sa office, may mga effort. Ngayon, halos gising, konting lakad punta sa office, home office, ganyan, yan lang. So, ayun. So, that's why I'm here to document para mas realistic yung mabubuo natin kung may ma-formulate man tayong solution para sa work from home office workers ay mga office workers yung mas realistic na fitness plan. Wala pa akong nade-derive, pero hopefully join me on my journey na, ayun. Kasi gusto ko rin maging fit and healthy, and ayun, syempre ma-achieve yung weight loss back to my BMI. So yun lang guys, so all in all, kahit pa paano good progress, parang feeling ko roller coaster ride na yung pag-gain ko. Parang ngayon, since namo-monitor ko yung food intake ko, parang natuldukan ko yung increase, then parang slowly bumababa. So okay, 77 na ibaba ako na ngayon sa 76, and hopefully tuloy with consistency monitoring ng food intake, then monitoring ng physical exercise na yung susunod ko, then consistency din, and continuous improvement and consistent development. Ayun lang guys, so see you tomorrow. Kung curious lang kayo din sa progress ko, pwede nyong i-follow, like, and subscribe. But then, so talagang ito yung sobrang raw nito, walang sponsor and uncutting documentation. Yung realistic vlogging na ginagawa ko is, syempre, may limited time tayo from work, paggabi pagod na, so imagine yung mag-i-edit pa. So ito talaga, documentary ko sa ayun yung journey pinagdaraanan natin. So ayun, thanks guys, and see you tomorrow.